Welcome to the channel. Ang next topic natin ay history of land laws in the Philippines. So, para mo mas maunawaan ang land laws of the Philippines, dapat alam mo yung basic. So, ano nga ba ang basic? Ang pinaka-basic dito, mga madam, sir, ay ang ating Regalian Doctrine. So, ano nga ba yung Regalian Doctrine? Maraming beses na yan lumabas sa exam natin eh. Exam, recitation, ganyan. Medyo foreign kasi yung term, di ba? Ano ba yung mga doctrine na yan, Regalian Doctrine na yan? Simple lang ang Regalian Doctrine. Ang ibig sabihin lang ng Regalian Doctrine ay lahat ng lupa of public dominions, tubig, mineral, coal, petroleum, and other mineral oils, all sources of potential energy, fishery, forest, timber, wildlife, flora, and fauna, and other natural resources ay pagmamay-ari ng estado. So, di ba, madalas, minsan may biruan, lahat ng nakikita mo pagmamay-ari ko. So, yung kasabihan na yan, yung mga yabangan na yan, applicable yan sa state. Kasi, imagine ninyo, lahat ng nakikita nyo, pagmamay-ari ng estado, lahat yan nagmula sa state. So, dyan din sa, nakapaloob din dyan sa section na yan, sa Article 12, Section 2, nakapaloob din dyan na ang lahat ng exploration, development, utilization ng natural resources ay under sa full control and supervision of the state. Kasi nga, diba, sa kanila nga naman yan. Plus, yung pinakamagandang kailangan pagbigyan diin dito sa Regalian Doctrine na to, na bukod na pagmamay-ari ng estado ang lahat ng kalupaan, hindi siya pwedeng ibenta except agricultural land. So, yun nga, kung maaalala niyo yung topic natin, 'di ba? Merong mga binanggit si attorney na kapag non-alienable land, kapag hindi pa naka-classify yung isang lupa na alienable and disposable, hindi siya pwedeng mabenta. Kasi yan ay pagmamay-ari pa yan ng gobyerno. So, yun nga, again, yung Regalian Doctrine, lahat ng lupa ay pagmamay-ari ng gobyerno. Ngayon, ano nga ba ang history ng public land? Ano nga ba ang history ng land laws natin? Itong land laws natin, matandang batas na ito. Ang unang-unang batas natin tungkol sa lupa, ito ay ang First Public Land Act, Act Number 926. So ito ay na-pass noong 1902 pa. Then na-supersede siya noong 1919. Yun yung Act 2874. Yun yung second public land law natin. Then na-amend siya noong 1936 under Commonwealth Act Number 141. So matandang batas na ito. So kung mapapansin niyo, pag binasa niyo yung CA Number 141, may mapapansin kayo diyan na may mga provision na hindi na applicable sa settings ngayon. Kasi nga maging considerate tayo na ito ay na-enact noong unang panahon pa. So, 'di ba nga, katulad ng sabi ko doon sa previous video ko, ang isang batas hanggat hindi yan na-amend or hindi yan na-repealed or hindi yan nababago or wala tayong bagong batas na ginagawa na kapalit nito, nagre-remain siya as valid law. Then ano naman yung Cadastral Act? Yung Cadastral Act number 2559 na enact noong 1913, o again, lumang batas ulit ito, 1913 pa to ginawa or na-passed. Etong Cadastral Act naman, ang pinaka provide lang or ang pinaka sinabi lang nitong batas na to ay ito yung nagpo-provide ng judicial land registration proceedings. Dati ang nakalagay pa diyan ay court of first instance. Pero ngayon kasi ang court of first instance, ano na siya ngayon, regional trial court na. So kung ikaw ay mag-a-apply ng isang titulo through judicial or judicial level ang ano mo, ang route mo, hindi administrative, ito ang gagamitin mo, yung Cadastral Act.
Then may isa pang batas na naka-focus din sa lupa. Ito naman yung RA number 8371, otherwise known as the Indigenous People's Right Act of 1997. Ito yung IPRA. Ito naman yung mga land na nasa loob ng ancestral domain na papagmamay-ari daw ng Indigenous Cultural Communities. Yun yung mga tinatawag natin na IPs. So kasi, pero ito, kinukonsider siya ng batas as private, pagmamay-ari nga nila. Pero ang ownership nito, not in a particular person, ang ownership nito is sa community. So pagmamay-ari ito ng community, ng isang Indigenous person. Pero ito, itong batas na kasi ito, pinoprotektahan dito yung mga Indigenous people kasi 'di ba normally sila yung mga madaling mga malinlang. So may ang batas na to, sinasabi niya na though private yung land na yan, yung mga lupa na nasa loob ng ancestral domain na yan, hindi yan pwede ibenta or hindi rin yan pwedeng sirain or hindi yan pwedeng i-dispose. Kasi yung property na yan ay kahit pa ang nagmamay-ari ay isang nitibo, dapat yan mag-pass on sa kapwa niya nitibo, sa anak niya. So hindi pwedeng pumasok ang isang mga malalaking korporasyon, ganyan. Pero itong IPRA law na to, medyo masalimuot to eh. Kasi up until now, may bottleneck dyan eh. Kasi may argument dyan na nagsasabi na yung IPRA law daw is unconstitutional kasi meron daw unlawful deprivation of the state ownership over the land. So, na-dismiss kasi yung petition dyan sa Supreme Court based on technicalities, hindi actually sa merit. Kaya lang yan na-dismiss kasi hindi nakakuha ng vote of majority. Kaya hanggang ngayon, medyo may gray area pa dyan regarding dyan sa IPRA law. Pero to sum lang, yung IPRA law is designed yan for the protection of the Indigenous people doon sa claim nila sa ancestral land nila. So next is classification of public lands. So yung land of public domain are classified into agricultural lands, forest land or timber land, mineral land and national park. Yan yung classification na yan, provided yan ng constitution natin, 1987 constitution. Pero yung land kasi pwede mo siyang i-further reclassified according to use na, pero provided na na-classified siya as agricultural land na. Pero kapag ang government natin hindi pa siya or ang state natin, hindi niya pa nakaklassify yung isang land, meaning unclassified pa ito up until now, which is meron pa rin talaga na mga lupa na unclassified pa rin ngayon, automatic, ina-assume yan as forest land, not subject for disposition. Ngayon, bakit nga ba tayo merong classification ng mga lupa na ito, di ba? Pampagulo lang naman ito, madami lang na memorization to eh. Pero importante kasi yung classification kasi ang pwede mo lang actually ma-acquire as a private individual is yun yung mga agricultural land. Pero may caveat to ha, merong note dito. Agricultural land, pero dapat released yung lupa. Meaning, classified siya as agricultural land as alienable and disposable. Kasi kung hindi release ang lupa, hindi yan na-classify as alienable and disposable, hindi mo yan pwedeng i-acquire. Hindi ka pwedeng magkaroon ng ownership doon sa property na yon. Mananatili ang ownership ng lupa na yon sa state. Kasi nga, di ba, balik tayo sa Regalian Doctrine. Lahat yan, pagmamay-ari ng estado. Ngayon, paano ba naka-classify ang isang lupa, ang isang agricultural land, or kung ano mang lupa? Klaseng lupa yan. Ang classification ng lupa, nagmumula yan sa executive branch of the government through DENR. So si DENR ang merong duty na magsabi or mag-examine or mag-inspect kung ang lupa na ito ay agricultural land na pwede nating i-release as alienable and disposable. Kasi hanggat hindi yan nare-recommenda ni DENR,
hindi iyan mag-aano, hindi mo yan, hindi ka pwede mag-apply ng title para doon sa lupa na yun. So ano lang, lalim lang ako ng konti. Yung procedure kasi dyan, kasi ang sabi kasi ni attorney dyan, secretary yung nagre-recommend doon sa president. Tama naman. Pero sino ang nagre-recommend kay secretary? Remember, malaki ang Pilipinas. Composed tayo ng 7,000 plus islands. Alam nga naman lahat yun, pinupunta ka ni Secretary. Isa lang siya, di ba? Si Secretary of DNR. Ngayon, si Simato. Si Simato ang secretary natin. So, meron sa bawat isang municipality, minsan kinakluster ang mga municipality dito sa Pilipinas. So, halimbawa, kunyari dito sa Palawan, nakakluster yan. Yung sentro ng tatlong municipality, isa lang ang sentro niya. So si sentro, yan yung Community Environmental and Natural Resources. Yun yung pangalan ng ano niya, ng opisina niya. Siya yung nag-i-inspect sa ground. Siya yung nagtitingin kung ano na ba yung class talaga ng lupa na yun dapat. Tapos, si Senro, inire-recommend niya yan kay Penro. Si Penro naman is provincial naman yon. Kung walang Penro, dediretso na yan sa region. Sa region, ibabato nila yan sa central office. Doon na sa central office, nandun na si secretary. Siya na yung magkakaroon ng final recommendation to the president na i-reclass na yung isang lupa. So kapag ang lupa na reclass na yan as alienable and disposable, pwede ka nang mag-apply dyan. Pwede mo nang applyan yan ng title. So dyan napapasok ang Torrens system natin. So ano nga ba yung sinasabi nitong Torrens system na to? Itong Torrens system na to, simple lang to mga madam sir. Nare-require lang yan na ang government ay mag-issue ng official certificate of title attesting to the fact na yung person na nakapangalan doon is the owner of the property. Na kung ano yung nakadescribe doon na property. Ngayon, sino ba itong nag-i-issue ng title? O, sino nga ba ito? Ito ay si Registry of Deed. Yan yung Land Registration. Land Registration, ano nga ba yun? Land Registration Office. So, si Land Registration Office kasi central yan eh. Tapos, na sub-office niya si Registry of Deeds. Si Registry of Deeds talaga, siya talaga yung gumagawa ng works, ganon. So, paano ba mag-apply ng titulo? Pupunta ka lang ba sa Registry of Deeds tapos sasabihin mo sa kanya na oy, itong lupa na ito, na-classify na to as alienable and disposable, pwede mo na akong isuhan ng title. Hindi ganun kasimple yon. So, hindi ka i-issuehan ng title ni Registry of Deeds kapag kasumulat ka lang sa kanya na ikaw yung rightful owner. Dapat meron kang dokumento dyan. So, sa ating system, meron tayong dalawang way kung paano ka mag-a-apply ng title. Pwedeng administrative, pwedeng judicial. Pag sinabi mong administrative, pupunta ka sa DENR. Kasi si DENR, doon ka mag-a-apply ng patent. I-discuss ko na lang sa next video kung ano yung free patent, homestead patent, sales patent, tsaka special patent. Sa DNR yun nagmumula. Pero kapag ang kinuha mo naman is yung judicial way ka naman, pupunta ka sa court, doon sa RTC ka magpa-file, sasabihin mo na ikaw ang lawful owner ng property na yon na dapat ma-issuean ka ng title, sa RTC ang punta mo. Ang gamit mo naman dyan ay yung CA number 141, yung diniscuss natin kanina, yung Cadastral Act. So either doon, kung pupunta ka man sa DNR o kaya sa Regional Trial Court, yung Registry of Deeds pa rin ang mag-i-issue ng title sa'yo. Kasi ganito yan mga madam sir, si RTC, mag-i-issue yan ng order. Sasabihin niya, o Registry of Deeds, magpalabas ka rin ng titulo. Ganon din si DNR. Sasabihin din ng DNR, o Registry of Deeds, magpalabas ka rin ng titulo para kay X, para ganon. Ganon yan. So, ganyan yung nangyayari sa ground kapag ka nag-a-apply ka ng titulo.
Mga madam, hanggang dito lang ang ating discussion sa ating topic number 2. I-discuss ko na lang sa next video yung mga iba't ibang klaseng application naman ng title doon sa DNR. Kasi diniscuss din yun ni attorney. So, yun lang. Thank you. Bye. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Lagi tandaan. It's always good to know. Bye!